Alam nyo, si Kuya Kim, isang lumang tao. Talaga, mahilig ako sa mga lumang gamit. Itong mga motor ko, puro luma, lahat yan, puro antik yan. Mahilig ako sa mga lumang relo. Pati bahay ko, luma. Itong episode na to, isishare ko sa inyo ang mga nakolekta ko mga bagay na luma. At marami pang iba sa mga susunod na episode. Kaya sana mag-enjoy kayo. Si Kuya Kim, hindi pogi. Hindi rin naman pangit. Sakto lang. Kuya Kim! Kim Samida! Opa! Alam niyo talaga, napakahilig ko sa mga lumang bagay. I've long been collecting old stuff, vintage stuff, magmula nung single pa ako. Magmula nung bago pa nakilala si Felipe, bago ako nagkaroon ng pamilya. Ito lang estante sa likuran ko, punong-puno ng mga fossils yan. Natatalakayin natin. Habang tumatagal itong vlog na to, maybe one by one, I will show you what they are. May mga dinosaur eggs dyan, may mga fossils dyan, may mga bahagi ng katawan ng T-Rex, at kung ano-ano pa that I shall talk about in time. Today is an important day dahil meron akong dadaanan na isang vintage na motosiklo na ipapakita ko mamaya. Dito sa desk ko, itong mic na to, ito ang pinaka-recognizable na mic sa buong mundo. Ito ang 75-year-old na Shure 55S. Ang ginamit na mic ni John F. Kennedy sa kanyang mga tanyag na speech, doon sa speech ni Martin Luther King. Pareho nito. And the promise of a revolution of hope is betrayed. Greatest demonstration for freedom. Ang mga sikat na singer na si Elvis Presley at si Frank Sinatra, itong Shure 55S ang gamit niya. And now the end is near, and so I face the final curtain. Kalimutan ko words. I did it my way. But the point is, this mic is so collectible. Meron pa rin ginagawang mga bagong ganyan. Ito naman ang ginagamit ko pagka nagwe-webcast ako. Ito ay modeled after the Shure 55S. Ang tawag dito ay ang Marantz web mic. Ginagamit ko ito ngayon. Pero ang forma niya dun sa lumang Shure ay pareho lamang. Alam nyo, napakahilig din ni Kuya Kim sa mga lumang relo. Patag naman ito ay mga vintage na relo na nakolekta ni Kuya Kim through many years. For the past 20 plus years, nangungolekta ako ng mga lumang relo. Ang tawag dito ay watchmaker's loop para makita ko ng malapitan yung relos at pwede kong ayusin. Pagka mga minor nasira ng relo, tumirik lang yung relo, kailangan ng maintenance, kaya kong gawin yan. Actually, kaya kong ayusin. Ang ipapakita kong isa sa mga relong nakolekta ko na talagang hindi ko pakakawalan dahil napaka-precious at nambili ko ng sobrang mura. This watch is one of the most important watches in the history of watches, kumbaga. At isa sa pinaka-recognizable sa mga relos na kinokolekta. Ang tawag dito ay Omega Ploprof. Itong relos na to, naging very iconic dahil ito ay relos ng founder o ng inventor ng scuba na si Jacques Cousteau. For the first time in the history of diving, was able to dive for longer periods of time and was able to dive deeper mainly because siya ang nag-invento ng scuba tank. Ito ang kanyang relo. Plongeur Professionnel. Professional diver. Sa mga old videos na makikita natin ni Jacques Cousteau doon sa kanyang barkong Calypso, bumisita sa Pilipinas yan at in-explore niya ang Philippine Deep at ang Lubang Deep sa Mindoro. Papakita ko sa inyo ang ilang mga piyesa nitong relos ito. So napakaganda pa ng patina o ng kondisyon nito. Ang patina ay yung parang brownish color because of time. Dahil sa sobrang tagal ng panahon, ay nagiging kulay brown na siya. Yung kanyang minute hand ay kulay orange. Bakit kulay orange yan? Kailangan na maging very visible yan dahil doon sa ilalim ng dagat, lalong-lalo pagkamalalim na. This is the first watch ever to be able to go as deep as 600 meters. At itong kanyang bezel, ang tawag dito bezel, no? Yan ang imamarka mo kung ilang minuto ka sa baba para hindi ka maubusan ng hangin. Nilagyan nito ng release button. Ito. Yung release button na yan, pag pinindot mo, dyan mo lamang may ikot itong bezel. Bakit kailangan? Dahil ang pressure dun sa ilalim ng dagat ay sobrang lakas. Kaya niyang ikutin mag-isa ito at masisira yung timing mo para dun sa oxygen mo. At ito naman, itong mesh bracelet, wala pang goma-goma noon. Well, gumagamit sila ng goma, pero mas madalas ang ginagamit nila ay bakal. Napakabigat dahil solid steel. At napakalaki dahil this is a utilitarian watch. Ito ay isang tool watch na ngayon lamang ay talagang ginagamit na pang araw-araw. Kung bibili natin itong relos na ito ngayon, naku, abuti na tayo ng mga 600 o 700,000 kung may magbebenta man. But I got this watch
about 20 years ago for 18,000 pesos. 18,000 pesos lamang. Kaya maganda mag-collect ng luma. Kasi pag luma ang kinokollect mo, nag-a-appreciate siya. In time, tumataas ang value. Hindi pareho mga bagong relos. Pagka bagong relos, nagde-depreciate o bumababa ang value. Ngayon naman, tatanungin natin ang ating mga panel of experts kung ano ang maganda. Bago o luma? Alam na alam nila yung mga topic. Hingin ang aso. Basta magagaling to. Yaya, Alicia. Ano mas maganda? Bago o luma? Siyempre bago. Kasi maganda talaga ang bagong labas niya. Anong masama sa luma? Lumang style. Lumang style. Ayaw mo na lumang style. Depende. Bagong boyfriend. Okay. Bago o luma? Bago. New generation. Ang mga bagong labas. Define new generation. Ang mga bagong labas kasi po, magaganda na po talaga. Mga lumang bagay, pangit ba yun? Hindi naman, okay lang po. Luma o bago? Bago po. Bakit maganda ang bago kaysa sa luma? Mas maganda yung bago kasi... Kaya mo yan lang. Kaya mo yan. Eliana, new things or old things? Luma o bago? New things. New things? Why new things? Because they're... probably better quality. Wow. Better quality. If it's old, bad quality na. Maybe. Are your things new or old? A mix. Mix. Why are you so beautiful? Kimi no tori ko ni na. New things or old things? New things. Old things are worse quality, most likely. New things are more evolved. How about new papa? Well, he's not my dad. How about a new mama? Can't have new parents. How about a new boyfriend? Why would you ask that question? You are not allowed to have a boyfriend until you're 35. Say, okay, papa. Okay, boomer. Pupunta naman kami sa Las Piñas ngayon ni Roger. Roger, say hello. Hello. Ayan. Dadaanan na namin ngayon yung Zundapp Norma. Ang ibig sabihin ng Zundapp ay Zunder and Aperatabao. Ang ibig sabihin ay igniter and apparatus. Dahil gumagawa sila ng igniter ng mga bomba. Pero eventually, nag-venture out into motorcycle making itong Zundapp. Ano? At itong 1950s, sikat na sikat itong brand na ito dito sa Maynila. Dahil merong nag-i-import nito, ito yung Han Manila Trading. So ngayon, may dala akong open-faced helmet na bagay sa mga classic bikes. At ang suot ko ngayon ay floral. Alam niyo ba na ang floral ay vintage? Kasi nung pelikula ni Elvis Presley na Blue Hawaii, naka-Hawaiian shirt siya. Ang tatay ko naman, si Lito Atienza, kaya palagi naka-floral. Dahil tumira sa Hawaii at na-inlove sa nanay ko. Isang dancer sa Bayanihan Philippine Dance Company. Doon sila na-inlove, they fell in love in Hawaii. Kaya hanggang ngayon, naka-floral pa rin. Ano masasabi mo, Roger? Maganda yan. Talagang rendawin mo kasi maganda. May babagay yung motor mo, sir. Maganda yan. Nakita ko eh. Define love. Naparoon mo yung una natin YouTube. Maganda ba? Ayos ba? Oo, maganda rin. Marami kayong kwento eh. Hindi, nakasama ko sa una rin, sir. Kasama ka sa una? Oo, sinabi nyo, hindi ko anak yan. Mula ngayon, hindi ka nakasama. Ito na, nasa Las Piñas na tayo sa bahay ni Jonathan Bonhoti. John, magandang hapon sa'yo. Old school. Yan ang 1952 Zundapp Norma na pinatakbo at inayos ni Jonathan. Pakita mo yung mukha mo. Para makita naman lang gano'ng kakapogi. No. Yan. Si mama lang nagsasabi nun eh. So John, ano eksakto ginawa natin sa motor na to? Kinonvert ko siya from contact point to fully electronic. Okay. So makikita dito, meron tayong pulser na, pulser generator. Meron tayong trigger point. So medyo mahirap siyang gawin kasi kabilaan, maski buksan mo makina, wala siyang firing marks. Okay. Bakit mo ginawa yun? Mas reliable kasi ang pulser kaysa mga contact point. Napansin ko, Jonathan, bakit parang tinapyas mo yung mga pintura dito sa tapon. Kasi I mean, dinala mo puro bulubulutong. So okay. Natakot ako na baka puro pinholes na. Okay. So, kumuha ako ng grinder na na steel brush, yung malambot na brush, ni-scrape off ko yung mga pintura. Amazingly, yung tank,
hindi pa nagagalaw. Okay. Wala siyang retoke, wala siyang tabas. Original pa na bakal. Ang plaka niya ay single ano pa? Single letter pa. Nagsimula yung mga single letter noong mga 1950s. Ngayon eh, iba na itsura ng plaka. Ang tawag naman dito ay nipad. Sa sobrang tagal ng nipads, nakikita natin eh, talagang gastado na at napudpud na. Ayan pa yung original na lens. Gumagana pa rin yung ito. Gumagana yan, Kuya Kim. Yan, may on-off pa yan. Mm-hmm. Alright. Okay. Paano mga procedure natin para paandarin yung lumang motor na to? Ito yung on mo yung susi. Okay. Ito yung choke. So, pag umaga. Cold start to, pag cold start. Okay. Then, isang primer kick. Usually, sa primer kick, nag-i-start na siya. Okay. Pangalawang kick, pag umandar na, patayin ka agad to. Okay. Then, alalayan muna ng gas kasi malamig pa. Wala pa siyang minor ka agad. Pwede bang i-start natin, Jonathan? I-startin natin to. Okay. Okay. One kick! And now is the time to test drive. Tignan natin kung ano ang pakiramdam na makasakay ng motor na 1952 pa. 70 years old na motor. Zundapp Norma. Yay! Nakakatawa! Nakakatawa gamitin! Actually, napakasarap gamitin! Kailangan lang talaga, may feel ka talaga dahil yung camping niya, old style, kailangan mapakiramdaman ko kung saan papasok at kung kano karaming gas ang ilalagay mo. So, kailangan meron kung tinatawag natin mechanical sympathy. Alright! Makikinig ka sa kung ano gusto mong motor at kung ano gusto mong motor, yun ang ibibigay mo. Ngayon kasi sa mga modern bikes, kung ano gusto mo, yun ang gagawin ng motor. Sa mga lumang bikes, 1952, ano gusto ng motor, yun ang susundin mo. So, swabing-swabing lang. Ang sarap ng pagkaramdam. Zundapp Norma 1952. 70 years on the road. Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating episode na to. Alam nyo, sa susunod na episode, may mga lumang bagay pa akong papakita sa inyo. Ang nasa likod ko, ito ay mga prehistoric na halaman. Cycads ang tawag sa kanila. Panahon pa ng mga dinosaur, Jurassic time pa lamang, meron ng mga cycads. At may koleksyon si Kuya Kim ng iba't ibang uri ng mga prehistoric plants na makikita nyo sa susunod. Maraming salamat. May God bless you. And lagi natin tatandaan, ang buhay ay weather lang. Oh,